Luzon? Ano bang nangyari? Bakit ka sumisigaw? Padre Forrest, talaga bang totoong nakita ko kanina? Pwede ba? Kumalma ka muna. Pero imposible maging totoong nakita ko. Imposible yun, Diyos ko po. Anong ibig mo sabihin, Corazon? Ano pa kung di ang nakita ko, Padre? Nakita ko ang kubo nila Marimar sunog na ito. Anong nangyari, Padre Forrest? Nasaan si Marimar? Nasaan ang kanyang lola at lolo? Isang aksidente ang nangyari, Corazon. Nasunog ang kubo o baka sinunog. Ang pinakamasaklap sa lahat. Nasa loob si na Lolo Pancho at Lola Cruz noon at namatay sila. Kamusta ka naman, ha? May mga bago, Brenda. Baka ito na hinihintay mong oportunidad. Nasaan sila, Ulysses? Yung mga yon, soccer players sila. Kaya siguradong malaki kumita. Puro gwapo at puro sila bata. Mag-iingat ka sa mga yan, Brenda. Hindi pwedeng humalo ang nararamdaman natin sa trabaho. Hindi ako madaling makuha, okay? Sige, bahala ka. Gamitin mo sa kanila ang charm mo. Pati katalinuhan. Backgammon o chess kaya? Manonood lang ako. Salamat na lang. Pareho pala tayo. Grabe, ang ganda niya talagang babae. Bilhan natin siya ng bulaklak. Ikaw na lang kung gusto mo. Hindi ko naihingi ng permiso mo. Gusto mo ba na maupo muna? Sige, kunya na gusto niya, madam. Magandang gabi sa'yo, miss. Good evening din, sir. Meron ba kayong gustong biling bulaklak? Bigyan mo ako ng isang orchid. Anong pangalan mo, miss? Gemma. Maganda. Kakaiba ang pangalan mo. Salamat. Taga-Bali, encantado ka ba? Sa quarters ng club ako nakatira. Baka naman may phone number ka. Pwede ba kitang tawagan? Tama nga si Gustavo. Meron talaga siyang kamukha. Pero sino? Sino? Excuse me, tia. Pakisabi kay Adela na maghanda siya ng isa pang pwesto sa mesa para kay Belia. Oh. Pasensya na pero hindi ko pwedeng ibigay yung number ko sa inyo. Hindi ko rin matatanggap yan. Ako si Arturo. Bakit hindi ko pwedeng makuha ang number mo? Hindi po kasi pwede. Gusto ko sanang lumabas kasama ka. Sorry, pero hindi ako nakikipag-date sa hindi ko kakilala. Pero di ba magkakilala na tayo? Mula pa lang nung mag-usap tayo? Hindi pa tayo magkakilala. Pero mabait naman ako, di ba? Mas lalo na pag nakilala mo ako ng lubusan. Sigurado ako mag-i-enjoy ka kapag kasama mo ako. Siya nga pala, may boyfriend ka na ba? Wala. Ah, talaga? Ganun ba? Single din ako. Tingin mo, maniniwala ako sa'yo. Sumpa man, miss. Maniwala ka sa'kin. Ikaw kaya isumpa ko. Tigilan mo siya kung ayaw mo mangyari yun sa'yo. Paupuin mo sa mesa? Kasama tayo? Paano ko siya matuturuan maging Pino at edukada kung hindi ko siya sasanayin, tia? Pero sobra na ito, Gustavo. Nawawala ang pagkabugot ko dahil sa kanya. At isa pa, gusto ko lang makagawa ng kabutihan. Pagkatapos ito, anong susunod na mangyayari, Gustavo? Pagkatapos ng ano, tia? Mahirap lamang siya. Niwala siyang mapagkukunan. Kaya kung sakaling maging Pino siya pero masanay sa mga luho, para kung hindi na siya dito nakatira. Hindi ko siya paalisin dito sa bahay, tia. Maliban na lang kung bibigyan niya ako ng dahilan. At kung mahanap mo ang iyong anak? Oh. Dapat niya tanggapin bilang kapatid si Belia. Sige na, tia. Ipahandaan niyo ng pwesto niya sa mesa natin, ha? Sino ka naman, ha? Hindi na yung mahalaga pa. Sabihin na lang natin kuya ako ni Gemma. Ikaw ang kuya niya? Sa palagay ko, nagtatalo ang kaibigan mo at si Esteban. Nagtatalo sila? Halika. Ano ba to, Esteban? Isang napakaulang kwentang bagay lang, senyora. Bumalik ka sa trabaho. Anong sinabi niya? Ang sabi niya, siya yung kuya ng babae? Hindi totoo yun. Na hindi sila magkamag-anak. Ang totoo, in love siya sa babaeng yun. Pero tinatago niyang matinding pagmamahal niya. Nagpapanggap lang sila. Halika, lumabas na muna tayo.
Walang karapatan ng lalaki yun na angkinin si Gemma. Kaya tuturuan ko siya ng leksyon. Bakit hindi ka nalang maglaro? Subukan mo ang backgammon o ibang laro dito. Wala kami sa mood para maglaro, sorry. Ikaw lang. Gusto ko maglaro. Sige, sasama kita. Pwede ba akong sumama sa'yo? Sige, samahan niyo ako sa paglalaro. Sigurado ako mag-i-enjoy tayong tatlo. Di ba? Sige, Belia. Maupo ka. Hindi ganyan. Huwag kang sumalampak sa upuan. Ang isang babae, dahan-dahan lang umuupo. Mukhang imposible ang pinagagawa niya. Mali pa rin yan. Mali, mali. Dikit mo mga binti mo. Tumayo ka ng tuwid, itiretso mo ang likod mo at kailangan nakataas ang baba. Pero para saan, senyor? Ayusin mong pagsasalita. Para hindi kasi pwede yung pabarabarang salita. Hindi na po talaga ako matututo, senyor. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Walang ipinanganak na alam lahat sa mundo. Sige. Tandaan mo mga sinabi ko at subukan mo nang umupo ng maayos. Kawawa naman siya. Mas mahirap pa to kaysa sa mga gawain niyo sa malaking bahay na to. Gawin mo ang sinabi ko sa iyo kanina. Hindi, mali pa rin yan. Makinig ka mabuti sa sinasabi ko sa iyo. Ay, Gustavo, gusto lang sana kitang paalalahanan. Hindi ka maaaring magalit sa kanya. Baka nakakalimutan mo rin, hindi mo anak ang dalagang yan. Oo nga, sa tingin ko napasobra nga. Ay, napapagod na po ako, senyor. Matulog ka na, Belia. Pwede na po ba akong pumanik sa kwarto ko? Sabihin mo, pwede na po ba akong umakyat sa kwarto? Pwede na po ba akong umakyat sa kwarto ko? Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo, kaya mo, hindi ba? Dahil po magaling kayo. Kaya lang masyado akong mahina. Hindi. Sobra ka naman. Nagkataon lang kasi na hindi ka naturuan ni Minsan. Sige na, pwede ka na magpahinga. Salamat, senyor. Halika na, Pulgoso. Paalam na po. Wala ka bang napansin sa kanya, Gustavo? Ano, Tia Esperanza? Ang babaeng yun ay buntis, Gustavo. Gustavo, tandaan mo may sakit ka. Isinusumpa ko sa Diyos. Ako ang tatayong ama ni Belia. Lalo ngayong oras ng matindi niya ang pangangailangan. Sinusumpa ko gagawin ko lahat para protektahan siya, para mabigay lahat ng kailangan niya. Mahal kita, walang hanggan. Ibigin ka, ikaw lamang. Itatangi ko magpakailanman. Sa'yo, sa'yo.